Hello guys! Magandang araw! Ako po si Jaela Abilino. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking video. Please don't forget to click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong video. Huwag kang matakot kung ikaw man ay mabigo sa buhay. Tayong lahat ay takot na mabigo. Nag-aalangan tayo sa buhay. Pero tandaan mo, ang kabiguan ay susi ng tagumpay. Hindi yan biro na paglaruan mo kung nabigo ka. Do you think successful people walk up with success? The most successful people in this world are the one that have tasted the most defeat and has looked failure in the eyes so many times. Ilang beses silang nabigo, pero lumaban sila at sumubok ulit. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo or tanungin mo ang kapitbahay mo, bakit siya nagtagumpay, bakit siya naging successful sa buhay. Ang kabiguan ay yun ang nagpatatag sa atin. Ang kabiguan ay yun ang nagpapagising sa atin. Sila ang nagtuturo sa atin sa tamang daan o sa tamang landas na tatahakin natin. Na ma-realize natin sa sarili natin na may kailangan tayong baguhin. Kaya dapat natin ito unawain or intindihin. Na kailangan din natin mabigo at maranasan natin magising sa katotohanan kung ano ang tinatawag na kabiguan. It is not reminder of defeat and shame, but more like a friend in the shadows, always watching you. Kaya magpakatatag ka, kailangan mong mabigo para magising ka sa katotohanan. Sometimes good things are disguised as bad, and words of men have altered and lost their meaning for the worse. You will do well to remember the failure is your ally. Kailangan mo, you need it. Kung palagi kang nabibigo sa iisang bagay, sumubok ka ng ibang bagay. Subukan mo yung ibang pamamaraan. Baka doon hindi ka mabigo. Pero di ba may kasabihan? Mabibigo ka muna bago ka maging successful. Di ba may ibang mga magulang na pinipilit ka sa mga kursong ayaw mo? Di ba may mga ganyan na ipipilit ang ayaw mo? Yung gusto nila yun ang masusunod? Ipipilit ka na maging iba? Ipipilit ka na maging genius? Tulad ng inaasahan nila sa iba? Halimbawa, gusto ng mga magulang na magpulis ka, pero ayaw mo sa ganyang posisyon. Kung sa palagay mo na tama yung mga magulang mo, sundin mo. Pero kung sa palagay mo hindi tama, ikaw ang nakakaramdam nun dahil ikaw yun. Ikaw ang mag-aaral, ikaw ang mag-take ng course na yan, hindi yung magulang mo. Hindi sila dapat ang magdesisyon para sa sarili mo, kundi ikaw yun dahil kaligayahan mo yun. Pero minsan, nagiging okay din kapag nagsunod ka sa magulang, sa mga desisyon nila. But that's fine. Not all of us need to do what we wish. However, in this situation, ye can, magagawa mo. Kung palagi kang bumabagsak, normal lang yan sa buhay kasi hindi naman tayo agad-agad nakakapasa. Tulad ko, nag-exam ako sa UWA how many times. Iyak ako nang iyak. Pero at the end, nakapasa din. Lahat naman tayo may pagsubok, mabibigo, mababagsak. Wala namang nagiging successful na agad-agad nandyan. Sinusubukan natin para tayong magtagumpay, di ba? Pero kung naiisip mo o nafe-feel mo sa sarili mo na paulit-ulit na lang ang kabiguan, sumubok ka ng ibang bagay, baka hindi para sa iyo yun. Malay mo sa pagsubok mo ng ibang bagay, ayun,
ang suitable para sa iyo. Malay mo kung yun ang landas na tatahakin mo. Alam niyo nung una, wala talaga akong planong pasukin ang YouTube. Ayoko. Niyayaya ako ni One Hit Wonders TV noon. Nung kapatid ko, sabi niya sa akin, gumawa ka ng YouTube account. Pero sabi ko, hindi ako interesado. May trabaho naman ako, may sahod naman ako. Next, si One Hit Wonders 2020. Niyaya niya rin ako na mag-vlog kami. Pero ayaw ko pa rin. Pinilit niya ako, in-encourage niya ako dito. Kaya nandito ako ngayon sa larangan ng YouTube. Ito na, gumagawa na ako ng content. Gumagawa na ako ng sarili kong content. Kaya ako nagpapasalamat sa mga taong nag-encourage sa akin. Mentor ko para ako makarating dito. Lalo na si One Hit Wonders TV, hindi niya ako iniwan sa Erin. Nabigo man ako, lumaban ako ulit, nandyan pa rin siya. Kaya nag-thankful talaga ako sa kanya na siya ang naging kaibigan ko sa YT for the first time. Kaya subukan nyo ng paulit-ulit. Kahit mabigo man kayo ilang beses, subukan nyo pa rin 100 times, 1,000 times, o million times. Kasi hindi madali ang lahat. Hanggat kaya nyo, hanggat iniisip nyo, hanggat may lakas kayo, huwag kayong panghinaan ng loob. Hindi mo basta-bastang bitawan ang isang bagay kung talagang mahalaga ito sa'yo. Kapag ginusto mo kunin ang isang bagay, sinusubukan mo tulit. Napakaikli ng buhay natin. Kung ginawa mo ang lahat, sapat na yun, di ba? Nagtatanong tayo sa sarili natin, ilan pa bang pagsubok ang kaharapin? Ilan pa bang pagsubok ang kailangan? Para mapagtanto mo, bukas, or wala nang opsyon na sumuko. Alam ko kasi kung ano ang ginagawa mo. Na-feel nyo? Ganado lang tayo sa umpisa. Oo, nandyan talaga tayo sa point. Naganado lang tayo sa umpisa. Pero pag sa katagalan na tinatamad na tayo. Tapos, sumusuko ka kapag nahihirapan ka na. Tapos, naisip mo, naiiwan mo yung umpisahan mo. Dahil gagawa ka ng bagong gawain. Back and forth until nothing but misery and defeat consumes you. May kasabihan tayo sa Biblia. 70 years old lang ang lifespan ng tao. Napakabilis ng panahon, di ba? Assuming you live to that age, time only gets faster as you age. I am 38 years old, yet a month feel like 2 weeks. Ang lahat ay parang kahapon lang. Noong 2020, gusto natin maging 2021 na. Noong 2020, gusto natin magbago ang buhay natin sa 2021. Diba pag nag-Christmas, New Year, nag-wish tayo and may New Year resolution tayo. Tapos sabihin natin, gusto ko na magbago ang buhay ko sa 2022 or 2023. Ang tanong, may nangyari ba na pagbabago? Diba walang nangyari? Ganun pa rin. Ngayon ay 2022 na. It's going 2023. Ganito na lang ba tayo taon-taon mag-wish lang? Sasabihin lang sa bibig natin pero hindi natin gagawin? Naisip mo ba? Or natanong mo ba sa sarili mo kung ano kaya ang iniisip ng Diyos para sa'yo? Nung nilikha niya ang oras? Do whatever you want and live like a legend. Time is so precious, it's beautiful, and way too short to live in misery and pain. Kapag ginawa mo ang best para sa sarili mo, sigurado ako na mapupurma nito ang kinabukasan mo. Simulan mo na ngayon. What are you waiting for? Kung makikita mo lang ang sarili mo at age 20 to 50 years old, from now, tapos wala kang gagawin? Ganyan ka pa rin? Wala kang iisipin? May iniisip ka pero hindi mo ginagawa? Ano kaya ang nafe-feel mo? Ano kaya ang nararamdaman mo sa sarili mo? Siguro gagawa ka ng mabilisang aksyon o malupit na aksyon para sa sarili mo. Kaya huwag mong sisihin ang ibang tao kung bakit nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Tanungin mo ang iyong sarili.
sisihin mo ang iyong sarili. Huwag mong igaling sa iba kung bakit hindi mo nagawa ang isang bagay sa buhay mo para umangat ka at hindi ka na mabiguot ng paulit-ulit. Some people will say, "Is it not better to enjoy and live now and in the present? Because you never know when you'll die." Totoo naman, pero kung paano sa kaka-enjoy mo? Ay pagsasayang lang pala ng oras. Katulad ko, nag-enjoy ako ng nag-enjoy. Sinayang ko ng ilang taon yun. Hindi ko naisip ang future ko. Hindi ko naisip na may responsibility ako. In-enjoy ko yun. Pero sa awa ni God, sa failure na naranasan ko sa buhay, ito ako. Lumaban pa rin, tumayo pa rin, nakikibaka pa rin, because I want to be success. I know there is no reason not to enjoy yourself when you are young, young and free. But the future is just important as the present. After all, are you gonna take that chance? Or do you expect to live to 50 years old and go out with a bang? Why not live young, wild and free? And in 50 years old, wild and free, who says you can have vote? Hindi naman natin mission dito sa mundo na magpayaman. Pero kung gusto mo yun o pangarap mo yun, decision mo yun. Ako, 1% lang ako. 1% lang ang kailangan ko sa mundong ito. I don't possess a premium bank account or a corporation. But I possess something, health and love for life. Kung nasa tuktok ka ng bundok, ikaw nang magdesisyon. Is it better to have just enough and actually live what once used to rule and dictate my life now has become nothing but another man's pain and suffering? I'm talking about money and position here. Money is nothing more than trees and numbers. Ang tao ay gusto ng mga numero, lalo na yung malalaking numbers. Diba tumataya tayo ng loto or anything else, yung may mga contest or may mga pag-game or yung mga boxing? Diba may mga numbers yun? We also love things. Things and more things. Those are the two things humans can never have enough of. Money and things. Kailangan mong bitawan ang mentalidad na yan. Kaya ka mas lalong nahihirapan dahil sa iniisip mo laging pera, 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 pera. Diba? Kasi hinahabol mo yung mga bagay na wala ka namang alam kung paano mo gagawin. Huwag mong sayangin ang mga oras mo sa kakahabol sa mga bagay na yan na hindi naman useful. Lahat tayo ay babalik din sa alikabok kung saan tayo nanggaling. Memories and experiences are worth far more than all. Isinilang ka sa mundong ito dahil may purpose. Kung hindi mo susukuan ang buhay, ay hindi ka rin susukuan ito. You have to live the way you wish. We all exist, but the extreme few live. Life doesn't care about you or your situation. That is why it is even more vital that make your own situation. May naalala ka ba nung kabataan ka? Naalala mo pa ba nung bata ka pa ang dami mong gusto sa buhay? Pero nung 22 ka na or 30s ka na, ang mga pangarap mo ay nabaon na lang sa limot? It's day that you survive to get closer to death. That shouldn't mean anything. If you are too busy enjoying and living, you keep stressing over trivial matters. Worry about things
na hindi pa nangyayari? Kaya ka nagtataka kung bakit nahihirapan ka sa buhay? Forget the past. Live the moment. And awakening your future. Hindi nauubos ang pagkakataon. Hindi mo lang nararamdaman. Kung gi-give up ka, ay panghihinaan ka sa buhay at magiging katapusan mo na yun. Takot ka sa reach limited. Yet most of us want even better to take a look at what is being offered. Nagiging kontento ka sa buhay mo. Nahahawakan ka na ng comfort zone mo. Sa sobrang pag-alala mo sa maaaring mangyari, baliwala na lang ang lahat kung makakamit mo na ang tagumpay. Triumph is worth it. Pero hindi mo matitikman ang tamis ng tagumpay dahil sa isang kabiguan na hindi mo na kayang subukan ulit. Hindi ka dapat manghina. You will hunger for success and victory. You will get so fed up and sick of all the misfortune events that you will yearn for the test of victory. Sa kasamaang palad, nagiging habit mo na ang pagbitaw. Kaagad, kung susuko ka ng isang beses, ang isa na yan ay paulit-ulit hanggang sa hindi na mabilang. Dito mo na malalaman na isa kang talunan na hindi mo kayang harapin kung ano ang katotohanan. Kaya nga may kasabihan, laban, huwag sumuko para sa tagumpay. Yan lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!